Kinabigla ng mag-asawa ang biglaang pagkamatay nga nitong si Ino at hindi sila naniniwala na napakamatay ang kanilang anak. Ang kutob nga nitong si Lorena ay may gumawa nito sa kanyang anak at ang mismong killer nga nitong si Meredith. Samantalang itong si Attorney Constantino ay sinisisi naman ngayon ang kanyang asawang si Lorena kung hindi umano niya kinukonsinti ang kanyang anak na si Ino ay hindi sana mang-aabot sa ganoon ang kanyang anak. Baka nga ay buhay pa ito kasi inutosan niya ito na magtago. Kung naroon lamang sana ito sa kanilang bahay, di sana ay napoprotektahan nila ito at hindi nasundan ng kung sino-sino at hindi ito makapag-isip ng kung ano-ano nang hindi nila nalalaman. Gumagawa na kasi siya ng hakbang na hindi nagsasabi sa kanya. Subalit nalugkot ng gusto itong si Lorena. Sinabi niya sa kanyang asawa na hindi na siya dapat sisihin pa. Hindi niya ginusto ang mga nangyayari kay Ino. Ang kagustuhan lamang niya ay protektahan ito at huwag madamay sa kasalukuyang gulo. Ngunit hindi niya asukat akalain na ganun ang kahantungan itong si Ino. Sa kabilang banda, napaisip naman itong si Lilette. Sinabi niya, naisip niya nung mga sandaling huli silang mag-usap nitong si Ino kung saan naramdaman niya na tela sensor na sensor nga itong si Ino. Nagagawin niya ang lahat at gusto na nga niyang magbago. Gusto niyang itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Kaya naisip niya na napaka-imposible umano na bigla na lamang maisipan nitong magpakamatay or patayin itong si Evelyn. Sa tingin niya ay hindi ito magagawa ng naturang bata. Subalit, sinabihan naman siya nitong si Court na huwag nang mag-isip at huwag nang bigyan ng benefits of the doubt itong si Ino dahil na sa ilang beses na nga itong nagsinungaling. Magaling siyang magmanipula ng tao kaya't nararapat lang umano kung ano man ang nangyari sa kanya ay deserve umano ni Ino yon upang kabayaran sa lahat ng kanyang mga naging kasalanan, lalong-lalo na sa kanyang kapatid na si Trixie. Sa kabilang banda, sa loob naman ng case to na ay magpang-abot nga si Nalilet at si Cal Rena. Nakikirama ito sa pagkamatay nitong si Ino. Subalit galit na galit itong si Lorena nang dahil umano sa kanilang lahat ay nawalan siya ng anak. Naniniwala siya na pinatay ang kanyang anak, hindi ito nagpakamatay. Galit na galit si Lorena at parabang sinisisi niya ang mga nakapaligid sa kanya. Naroon na nga at sinusumbatan niya itong si Lilette sa lahat ng mga naitulong niya noon. Sinabi niya na kung hindi dahil umano sa kanya ay hindi daw sana naging abogado itong si Lilette. Kaya naman nagsalita itong si Lilette na ang lahat naman ng naitulong niya noon ay nabayaran naman niya dahil nagtrabaho at naging loyal naman siya sa mga deliyon. Kung kaya't hindi na dapat ulit-ulitin at isusumbat pa sa kanya. Hindi pa rin makontrol ang emosyon nitong si Lorena. Affected kasi siya sa pagkawala ng kanyang nag-iisang anak. Mahal na mahal niya itong si Ino. Kung kaya't ginagawa niya ang lahat-lahat nang sa ganun hindi mapahamak ang kanyang anak. Subalit hindi niya matanggap na yun pala ang sinapit ng kanyang anak. Halos sa bunutan na nga niya itong si Lilette at sinibuhan niya ito na walang utang ng loob. Hanggang sa dumating itong si Patricia na kahinahinala naman ang mga kilos. Nakakapagtaka na bigla na lamang sumulpot ito at pinagtungkol itong si Lilette. At dito na nga ay silang dalawa na nga ang nagsabunutan. Dahil nga bidabida naman itong si Patricia. Kasama kasi sa kanyang mga plano ang maging isang fleeing thief. Nang sa ganun, makuha niya ang simpatya ng lahat. At nang sa ganun, hindi siya maisipan na siya ang gumawa ng naturang pagpatay dito kay Meredith. Ngunit ang lahat talaga ay pakanan niya. Galit na galit siya noon kay Meredith. Kahit nga ito'y talagang ginawang kasalanan sa kanya. Nanggigigil siya ng husto dahil na rin sa ang atensyon nitong si Ramir ay nasa kanya at kahit anong gawin niya ay hindi siya binabalikan nitong si Ramir. Kaya naman pinagbibintangan niya ito ng kung ano-ano at sinabihan pa nito na may affair ang kanyang asawa sa kanya. Ngunit wala naman talaga. Tanging ang ugnayan lamang ng dalawang si Ramir at si Meredith ay doon lang sa kanilang anak na si Lilette. Ngayong wala na nga itong si Evelyn at itong si Ino na makakapagsalita sa tunay na mga nangyayari sa pagkamatay nitong si Meredith. Tuluyan nga ba kayang magtatagumpay itong si Patricia kung saan ginagamit niya ang mga pangyayaring iyon nang sa ganun makuha ang simpatya nitong si Ramir at balikan siya ng kanyang asawa? Yan ang ating pakaabangan sa lalang umiinit na tagbo na Lilette Pachas. Please subscribe guys. Thank you.